Hello, hello ka trip. Magandang buhay. Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo ngayon. Ngayon ka trip, hindi tayo nakapasok. At pupunta tayo ngayon ng clinic. Kailangan kasi natin magpa-check up at lumala na yung ubo. Hindi tayo nadala sa gamot. Hindi nadala dun sa gamot na iniinom ko. Kailangan natin magpa-check up. Ngayon kasi is Friday. Actually nga, dapat nga hindi ako absent eh. Kasi nga, tawag dito kulang kami. Pero kailangan magpahinga. Para gumaling tayo. Tawag dito. Dalawa kasi dito, papacheck up. Pag nagpacheck up ka dito, kung ano yung sa civil ID mo, doon ka lang dapat. Dito kasi sa Salmiya, dalawa yung clinic. Dapat, yung ano ko kasi, yung civil ID is block 4. Dapat doon ako magpapacheck up. Kaya lang, dahil Friday, sarado po yun. Ngayon pupunta ako ng block 12. Kasi yung block 12, 24 hours po yun. Pag sarado po yung Salmiya dito sa block 4, pwede po kami tanggapin doon. Pero pag bukas po yun, hindi ka doon tatanggapin. Kailangan sa block 4 ka lang. Kaya ngayon mag-aabang tayo ng taxi. Sana. Sakay tayo kaagad. Tignan mo yung katrip, iba na yung boses ko. Ano na? Tawag dito. Parang paos na. Dahil pag madaling araw, inaatake. Ngayon, tuloy-tuloy. Hindi ako makatulog. Ayan. Wala pang taxi. Dito tayo abang. Yan, syempre nakamask na tayo kasi nga baka makapahagawa pa tayo. Taxi. Brother, clinic, you know Black 12 clinic? Yes, I okay. Pamasahe pala dito, ano, matik yan na pag Salmiya ka, 1 KD. Kailangan mag-taxi kasi, pero pwede naman mag-bus. Kaya lang pag nag-bus ka, maglalakad ka pa hanggang doon, tapos lakad ulit. Kaya naman, kaya lang masakit tayo eh. Kaya taxi na lang tayo. Pagbalik, taxi na rin. Pero kung dito lang sana sa block 4, pwede yung lakarin. Kasi isang block lang, block 5 kami, isang block lang naman. Block 4 na, lakarin mo lang yan. Kasi minsan naglalakad naman kami papunta doon. Kaya ngayon, wala eh. Umihina na yung resistensya natin mga katrip. Kulang na sa ano, kailangan na exercise ulit. Laro ng basketball. Doon pala yun. Diretso na yun. Diretso na yun sa mga building na yun doon. Block 4. Block 4 na yun. Block na yun. Meron dito tayo. Liliko tayo dito. Tignan mo. May mga Pilipino naglalarong basketball. Pagkakalam mo kasi 2KD na ngayon yung check-up. And then, yung gamot, nakaseparate niya, may bayad na. Pag na, doon ka bumili ng gamot, bibigyan ka ng gamot doon, may bayad na rin. Sabi 5KD, tingnan natin. Dati kasi pag magpa-check-up ka ng 2KD,
kasama na yan, kasama na yung gamot. Pero sa simula talaga 1KD lang, may gamot ka na. Pero ngayon naging 2KD, tapos ngayon nakahiwalay na rin yung ano, tawag dito, yung gamot. 5KD na. Pero kahit anong gamot, 5KD. Dito kasi sa road na to, itong niadaanan namin, Almoguera Street, napaka traffic nito kasi daming stoplight. Kaya maraming dito madaan dito, pero kailangan dito kami tumaan. Ito lang kasi yung dadaanan. Stop na naman. May stop na naman. Stoplight na naman mga ka-trip. Kaya pag na-chambahan mo na bawat stoplight, naka-stop. Tagal. Yan dyan, old sok yan. Yan, old sok. Sa likod yan, old sok mo yan. Ayan yung building na yan. Ayan yung restaurant. Mga restaurant. May mga massage din dito. Massage for spa for men. Diretso lang yan. Medyo malapit na tayo mga katrip. Siyempre ready na natin yung pambayad natin. Halos lahat ng block bandito. Haba ng pila. May pila tayo. Sana wala masyadong tao para makauwi tayo kagad. Yan. Ito na yung clinic. Okay, brother. Thank you, bro. Ay, na mga strong. Thank you, brother. Ito na yung clinic. Yan. Walang tao dito sa labas, nandun na sa loob. Pero pag puno yan, yan hanggang dito. Siyempre mainit, pero patayin natin yung camera natin kasi baka bawal. Dito na. Pasok na tayo mga katrip. Yan katrip, tapos na tayo magpa-check up. Yan, binigyan na tayo ng gamot. Bali, binigyan ako ng amoxicillin. And then, binigyan pa ako ng Panadol tablet para pag masakit kasi yung nasugat na daw yung lalamunan ko. And then, binigyan din ako ng syrup. Tapos may nirisitaan pa ako katrip, pupunta pa ako sa ano,
sa pharmacy kasi wala sila dito, not available. Doon pa ako bibili ng gamot na yun. And then, tawag dito. Ayan, ito yung, ano pala. Ano sabi sa akin? Kailangan magpahingain. Yung pala, makatrip, yung payment pala dito, hindi sila tumatanggap ng cash. Mabuti na lang, may laman yung card natin. Yun yung pinambayad. Kasi kung wala, atay, babalik na naman ako. Kasi ayaw talaga talanggapin ng receptionist nung ano, reception nung ano, yung cash. Sabi niya, bayad ako ng Kenneth lang daw. Buti na lang dala ko yung Kenneth. And then may laman. Buti na lang. Dapat pala dito, laging may laman yung Kenneth card nyo. And then, sa mga bago, kung pumunta kayo dito, kailangan magdala kayo ng ano, dapat may card. Kenneth card dapat ang bayad. Hindi kasi nila tinatanggap yung cash. Yan. Yan lang. And then, sasakay na tayo. Diba? Sasakay tayo sa taxi. Qatar Street, brother. Block 5. Okay kasi mabait yung doktor. Buti na lang. Mabait yung doktor na nag-check up sa akin. Sabi sa akin ng doktor, mabuti nagpa-check up daw ako. Kasi ano na eh, matagal na kasi. Pero hindi gumagaling. Nasa viral, naka-viral infection daw yung tumama sa akin. Siglit tayo. Binigyan pa ako ng ano. Tumawag din ako dun sa operation namin. Sabi niya mapagaling daw. Nahiya nga ako kasi yan eh. Kulang kasi kami. Yung branch manager ko hindi pa sumasagot. By busy sila siguro ngayon. Kailangan na natin talaga mag-exercise. Kailangan dito dapat ano pa, healthy ka lagi. Mahirap dito lalo sa ibang bansa, mahirap magkasakit. Ayan, tumatawag na sa akin yung ako. Hello madam. Sakre. Yun nga yung ano niya, viral infection daw yung ano niya sa akin. Sabi niya buti nagpa-check up daw ako. Sabi niya, viral infection yung tumama sa iyo. Alam, sabi niya sa akin, you know COVID, it seem like that. Sabi sa akin. Sabi niya. Pero sabi niya, sige, itong kamot na to, obserbahan mo muna. Tapos, binigyan niya ako ng sick leave. Sabi ko, wala akong sick leave form. Tapos, nagsend siya sa akin online. Ipiprint ko na lang. Tumawag din ako kay Mr. Yasar. Sabi niya, sige, pahinga. 2 days lang, madam. Sa Linggo, di ba, ano, i-off mo na ako ng Linggo, ha? Para diretso. Oh, sige, thank you. Okay, ma'am, thank you. Oh, nga alam ko, sorry. So, oy, sorry talaga. Iba na yung boses ko. Sorry talaga. Tinan mo yung boses ko, iba na yung boses ko. Oh, sige, madam. Okay, bye. Salamat. Okay. Ay naka. Yan, kausap mo na rin yung amo. Ay, pahinga daw. Ang gandaan nandito sa company namin, pagdating sa ganyan, mababait sila. Pagdating sa health, ang madali kausap yung mga amo. Meron kasi ibang company.
manager namin, Pilipino. Kaya madali din kausap. May operation naman in dyan. Mabait din naman. Ang ganda, mabait. Pag mababait yung mga amo mo, mabilis kausap. How are you, brother? Bangladesh, brother? Amo na, chur. Balubay? Mabalubay siya. Balo, kalo. Alat pa balo. Asa? Where are you in Bangladesh? When Bangladesh? Dhaka. Dhaka. Hello? City. City. Because, Hamudi. Hello, bye. Your friend here, huh? Hi, brother. Hi to my vlog. I'm a vlogger. Seryoso si kuya. Ayaw niya. Malapit na tayo mga katrip. Ang kagandahan dito, sa lahat ng taxi, may mga ganito. Nandito yung kakalala nila. Lahat may ganyan. Kung saan sila, ang nationality nila. Yan, nakalagay nandito. Yung civil ID nila. And then, nandito lahat yan. Kasi information yan eh. Kung totoo na taxi driver sila. Ang kagandahan, dapat ganun din sa atin. Lahat ng information nandun na lahat. Hindi mo na ano. Para sigurado. And yung iba kinukunan nila yan ng ano. Ng picture para pag kunyari may nahulog o may mga nahulog sa inyo. Mga gamit nyo. Anytime pwede nyo silang tawagan. Pag hindi naman ano pwede. Kunyari na-abuse ka, abuso kayo ng ano. Pwede nyo rin silang i-report. Dapat ipatupad sa atin yan. Ayun yung kagandahan din. Kasi marami, siyempre, hindi naman lahat ng ano. Maraming bababayad ng taxi driver. Kaya lang hindi naman lahat. Mayroon pa rin na haluan. Mga illegal. Dapat ganyan ang gagawin. Diba? Dana, ipatupad yan. Sundin dito. Dito kasi, ganun talaga ginagawa nila para maiwasan yung mga manluloko. Lapit na tayo. Boulevard na dyan. Yan. Siguro bukas, pag maaga tayo makagising, hindi tayo atakihin ng ubo. Punta tayo sa dagat para mag-relax. Para makalangkot ng masarap na. Right side, brother. Yeah. And second U-turn, ha? Bababa ako dun sa resita ng doktor para sa ano yan na parang nisan-nisan ata yun, pang spray ata yun. Ang ano pa doon ka trip habang ano ah sa pharmacy dito nangyari binigay sa akin lahat ng gamot ay walang plastic. Sabi niya, doon sa kabilang door, nandun yung plastic, punta ka doon. Hindi nila binabalot. Ikaw magbalot ng sarili mo. Diba? Hindi ko lang nabidyoan kasi nga, makabawal government kasi yun. Kapag hindi tatay. Oh, you over, brother. Okay. Ah, dito pala tama. Diba? Tapos baba tayo dito. Nakababa na tayo ng taxi ngayon. Ayan katrip, punta tayo dito ngayon sa pharmacy. Mahapin natin yung resito. Nasaan na yung resito ng doktor? Ito na mahanap. Dito tayo sa Royal. Habang naghihintay tayo. Is okay na to?
nakabili na tayo mga katrip. Ayan. Lakad tayo ngayon. Instead na doon na tayo bumaba kasi nakataksi tayo, pero maglalakad. Ganun talaga. Kasi kailangan natin bilhin yung gamot. Kaya lakad tayo ngayon. Lakad tayo ulit pabalik sa bahay. Kaya sinasabi kong kulang kami kasi yung isa namin kasamahan nagkasakit din. And then ano siya ngayon na-confine. Hanggang ngayon di pa siya bumabalik sa ano tao dito sa trabaho. 15 days yata yung sick leave niya. Kasi malala yung sakit niya mga katrip. Heart failure. Nagmanas na yung paa niya. Bigla na lang niya na ano, nakita na manas na yung paa niya. Kaya nung nagpa-check up siya, yun. Kinonfine ka agad siya. Kaya yung sick leave na yun, ha? With pay yun, ha? Kaya yun, hindi yun ano, hindi yung kalta sa sahod. Ngayon kagandahan dito. Ngayon kagandahan naman dito sa abroad. Pagdating sa medical, ano, okay siya. Ngayon nga lang, naging mahal na siya ng konti. Dati kasi talagang 2KD, una-una talaga noon pa, 1KD. May gamot ka na. Na-check up ka na, may gamot ka pa. Kahit anong gamot. Pag minili mo sa labas, mahal. Pero sa 1KD lang yon. Tapos naging 2KD, yun yung sinasabi ko kanina. Naging 2KD, check up, gamot. Pero ngayon, check up, 2KD. Nakahiwalay pa yung bayad ang gamot. Additional ka ng 5KD. Kailangan mong magbayad. Nasa iyo din yon. Nasa'yo yun, yung ninirisita ng doktor. Nasa'yo yun kung gusto mong bilihin or hindi. Kasi paglabas mo sa doktor, didiretso ka sa pharmacy. Nasa'yo na yun kung kukunin mo o hindi. Walang problema yun. Pero siyempre, paano ka gagaling naman kung hindi mo kukunin din yung gamot na yun? Pero kung mayroon din naman, kung resita sa'yo ng nirisita sa'yo ng doktor, na alam mo na mabibili mo sa labas, tapos is small amount lang din naman, huwag mo nang bilhin. Bili ka na lang sa labas. Kasi kung minsan, mapanadol-panadol lang din naman. Pero kung antibiotic yung nirisita sa'yo, kunin mo na. Kasi hindi ka basta-basta makakabili ng antibiotic sa labas. Actually, hindi nga nila nire-recommend talaga yung antibiotic eh. Sabi niya eh. Kaya lang sabi niya, matagal na yung ubo mo, kaya nakama talaga uminom ng antibiotic. Obserbahan mo. Okay, ayan katrip, nandito na kami sa, nandito na rin ako sa building. Maraming salamat po sa pagsabay sa akin sa pa-check up. Actually hindi lahat na videohan kasi nga baka bawal dun sa loob ng ano. Kasi naka-public, mamaya mapagalitan pa ako. Mahirap na. Mamaya pa-delete lahat ng video ko eh. Stricto din kasi sila dito pagdating sa ano mga trip sa mga video-video kaya hindi ka basta-basta makakapag-video mamaya papagalitan ka. Naka na salamin dito. Ito pwede ka mag-salamin. Si Muni, ayun, bukas na. Bukas na. Bukas na sa elevator. Elevator. Under floor. Yan mga katrip, dito na po nagtatapos ang aking vlog at maraming salamat po. At huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. And God bless po sa lahat. Thank you so much and bye-bye.